Sige, patuloy tayo, no? Discuss. So, ang importante na maliban sa itong bawat dispensation, may administration, may responsibility, may failure, judgment, sa judgment, sa relationship, sa provided. So, sa next na chart na pwedeng gawin ay pwede rin i-add yung ano. So, paano nag-affect ang bawat dispensation para sa ating panahon? How dispensation of innocence affect on our present time? Yun, important yun. So, yung dalagdag yun? Yung pwede po yun. Kasi yung patanggal yun. So, ang gawin na naman, hindi na ito ma-exert dito. So, i-adjust na ito dito para ma-adjust. Hindi siya ma- para ito na chill out na. Ganun lang. Then, ang importante rin dito na may idea natin, yung mga gamer na muli ko sa study ng sa tulog dito. Nice po. So, okay. Sa intermediate step dito, sa study ng intermediate step dito. Kung ano ang patay o ang destructive growth hormone, ano ang isa. Natawag yung place of torment, tartaro, shoot, hadis. Old Testament yung term na shoot, yung New Testament term hadis. So, magpunta tayo sa Luke chapter 16. Yung paradise na yung dalawa, pagka may Abraham's puso na at may place of torment. So, yung Abraham's puso sa study natin ay nagdala yun sa ano, sa itaas ng si Christ ay ito. Kasi so, ito natin matibiyan yan sa Ephesians 4:18. Hindi na kung yung square to support. So, after nun, natin makita na ang ibang term ng discipline, yung abis, yung batong mistake, yung anong sisintan, yung bound, sa abis, sa batong mistake. Then, after nun, during the battle of Armageddon, after the battle of Armageddon, yun, excited tayo. So, after that, doon sa, during sa pag-ano niya, pag-tulog dito sa patulistik, may nangyari, ano, first restriction. So, yung first restriction na ating kailangan naman yan ay before the kingdom reign, before sa 1,000 years dominion sa media kita. So, in the next, kung napakalala rin ito, may physical study sa eschatology at sa kasama yun, sa intermediate step of the day. So, may resurrection dito, yung mangyari, pero ang restriction dito na mangyari, ito ay subject for destruction. Itong ano? Great White Throne Judgment. Dahil ang judgment na yun ay pag-judge ng mga unseen. Unseen of religious. Unlike ito dahil hindi masin judgment, pag-judge ng mga seen. So nakita natin yun. Pagkakaiba. So, kaya, ang gawin natin dito sa dispensational chart, i-explain natin ito with Tagalog version. So, kaya mo ba ito? Ikaw na mag-explain ngayon. Try natin. Ikaw na mag-explain. Susubukan. 15 to 20 minutes. Sige, may timer naman tayo. Sige. Sa aking explanation na. Ah.
kahit makatayo ka, pwede. Hindi na lang ang pinubisyo. Sige. Itong chart na ito is the understanding age and the dispensation, right? Lightly dividing the word of truth. Chapter 2, verse 15. At itong chart na ito ay nagpapatunay lang, nagpapakita lang nito na ito po ay nakaprogram sa iba't ibang dispensational ng panahon. So, yung Godhead a secret, ito po ay reveals, ito ay secret sa part po ng mga prophecy and Israelite. So far, ito pong healthy secret pagdating po dito sa mystery of the body of Christ or is the grace. Hindi na po siya secret. Ito yung na-reveal na through the Apostle Paul. So, part of it, ito pong sa part ng ating creation in the age of liberty, mayroon po iba't ibang klaseng panahon. Ito po yung age of liberty in the innocence. It's composed by first and that through Eve and Adan and Eve. So the consign and human government, universal path, ito po yung age of the nation na nangyari kay Noah's in his generation, yun po. At ito po yung age of nation, ito po ay sa panahon ni Noah in his generation. Po. Pangalawa, age of Jewish nation, promise and law. Ito po ay sa panahon naman ni Abraham and Moises. Abraham, Patriarchs, and Moises, Israelita. So ito po yung age of the Jewish nation. Ito po yung pangako at batas na hindi na fulfill sa madaling salita. Kasi ito po promise and law, inilunsad dito ng Diyos sa mga Israelita. At dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo, hindi nangyari yung pangako ng Diyos para sa kanila. No? So, yung program ng Diyos na sa mga Israelita ay temporary na close. No? So, yung kingdom preaching nagkaroon ng translation period regarding kay Apostle Paul, believers. Transition. So dahil po sa sobrang katigasan, kasi tatlong beses na nilandinin na yung Jesus in the Lord Jesus Christ in the time of Eva, in the time of Noah, and the time of the Father and the Son, and the Holy Spirit to the Stephen. So sa sobrang katigasan nila, yung grasya ng Diyos na dapat para sa kanila ay temporary close ng Panginoon. In the book of Acts chapter 9. Tama? So because of that, pumasok ngayon dito sa mga Jewish and Gentiles. At the time na yun po, mga kapatid, nagkaroon po ng knowledge regarding sa salvation itong mga Gentiles na to. Kasi kahit papano, noong mga panahon na yun, nagkaroon ng belief sa pangangaral ng mga apostol at na napakinggan rin ng mga Jews, pero hindi yung sapat. Kaya umili ang Diyos sa 12. Tama na. Umili ang Diyos sa 12 at ito po ay napili si Barnabas at si Saul. Saulo. Si Saulo na time na yon, siya po yung taga-usig, taga-patay sa mga Israelita na mga mananampalataya. So that this moment, nung si Saulo, si Paul, si Saulo ay
pangungusap na niya sa kanya, siya ay nabulag, and then after all, nung siya ay napili na doon sa 12, siya ay may specific din na trabaho. And which is the Barnabas and Paul ay, si Bernabe, tapos si Paul ay sineperate at mayroon sa kanilang programa ng Diyos. Itong programa ng Diyos kina Paul, kay Paul ay nasa ating program. It is the grace din mo. Ito po yung grace, present evil age. Ngayon, nandito na po tayo sa present evil age of grace. Ito pong Paul and believers today, ito po yung in the faith alone. So, sa faith alone, tayo po ay ang hoping natin hinihintay dito, it is the rapture. No? Rapture. At yung rapture na yun, ito yung heavenly hope natin na tayo ay makakasama sa judgment seat of Christ. No? So, because of that, dito, dahil sa transition period ng present evil of the grace, na ipasok ang grasya sa mga hintel at nabiyayaan tayo doon. At kasama tayo doon sa biyaya ng kaligtasan ng Diyos. And after all, ng mga kapatid, pagkatapos noon, magkakaroon ng 7 years great tribulation. Tama. And after that grace, after natin magkaroon ng rapture, lahat mga Kristiyano ay nandun na, yung maiiwan ay dito po dadaan sa 7 years great tribulation. At yung mga maiiwan na yun, magsasuffer po sila according to the battle of Armageddon. So ito po yung buwan ni Satan, na si Satan po talaga dito yung maghahari. So si Satan, yung pag si Satan ay naghari na dito, si God's wrath, ito po yung talagang yung mga natira ay dito na po papasok yung sa propesya ng Matthew 24 verse 13. Tama, ang siyang manatiling tapat hanggang wakas. Tama ba? Ang siyang maniligtas. Regarding po doon sa prophecy ng Matthew 24 verse 13. Dito po sa God's wrath. Yun po yung panahon para dito na. Kasi dito matindi na ang labanan. Kasi Satan revealed na dito. So after all po nito, ito po yung hihintay nila, yung mga believers po dito sa 7 years and great tribulation na ito, hihintay po nila yung tinatawag na second coming of Christ. At ito na po ay nandito na sa kingdom, kingdom of age. Tama. And kingdom of age. Ito pong kingdom of age, ito po yung mga nanampalataya na nag-hope pa rin hanggang sa pagbabalik ng second coming of Jesus Christ. Ito po ay nasa sangay na po ng mga Israelita. Ito yung hope ng Israel. Magkakaroon ulit ng pagbukas ng pag-asa sa mga Israelita. Ano po? At yung mga Israelita na ito, ito po yung hope nila, ito po yung hinihintay nila, the second coming of Christ. And until now, naghihintay pa rin po sila. No? Kasi dito po, talagang papasok na po dito yung si Christ mismo na sila po ay the first resurrection, tama to? First resurrection and the kingdom established. So dito na po yung bagong kakaroon na po dito ng kingdom age na si Satan mismo ay dediretso na dito sa bottom yung pagkahatulan time na yon. Si Satan po ay talagang dudurogi na yun, nahatulan na ng Diyos dito. Tama. And after all, after nun, magkakaroon na ng Great White Throne Judgment. And then, the destruction of the earth and the second resurrection, Satan moves talaga. Eternal lake na fire. Ito, dito na po sila hakatulan. So, dito na po yung bagong new Jerusalem and new earth na sinasabi. So, ito pong chart na ito, nagpapatunay lang po sa mga iba't ibang panahon ay nasa panahon ng dispensational of the fullness of time. So, lahat pong ito ay napakahalagang pag-aralan
At ito po ay dapat ma-master ng bawat isa sa atin. Magandang hapon po. Yun lang po ang aking... So, tandaan po natin na sa pamagitan nito, may tindihan natin ang quote ng Bible. Yes. Slightly by faith. Pag ano nga, isip tayo speaking about quote in the Bible, ano yun? May horizontal quote at may vertical quote. So, naisip natin na yung mga horizontal quote, yung principle. Principle of God na galing doon, galing noong unang panahon hanggang ngayon na mayroon pa rin. So, iba sa ano sa tinatawag na vertical thought. Kasi yung vertical thought na describe yan ang distinction specifically. So, administration sa isang period of time. Yes. So, kaya sa pamagitan nito, maintindihan natin ang buong Bible. But, may mga study rin na parandalihan sa pagkilala ng totoong pangyayari. Time frame sa Bible, yun yung ibang study, yung based sa time past, but now, ages to come. So, may mga ganun rin ang mga study. Okay. Pero gusto natin na ipaklaro yung ibang mga kapanahonan, kaya ina-adapt natin yung dispensational. Yes. At yung civil disposition. So ito po ay nakabukong compile sa New Old Testament and New Testament. So importante yun dahil para magkaroon din tayo ng historical idea para sa mga nangyayari panahon. Yes. So next na importante dito ay yung kaibahan ng prophecy at saka mystery. So bakit? Dahil itong site na to, itong side, itong naka-violet, yan ay prophecy, na describe ng prophecy concerning the Israel. Kaya natin gina-hyping, gina-emphasize na ibang kulay ito dahil ito ay tungkol sa mystery. So concerning about prophecy, yung mga preacher dito hanggang Pedro Apostles, from John the Baptist na nandito nag-preach, hanggang sa pagpapasos hanggang kang Stephen, makita natin na yung preaching nila ay patungkol sa prophetic kingdom. So, yun ang matandaan ng preacher. Yung prophetic kingdom. O, nag-study. Dahil, pag hindi ko ma-analyze ang mangyari, parang mag-mix ang mix. Pag-mix lang sa kanilang analyze sa mga throne. Kaya hindi natin question na may mga tao ngayon na nag-preach ng word na walang klarong walang direction detail sa pag-interpret dahil sa nag-mix ang kanilang tuklong na ginamit na mga references. So, kailangan na dyan ay ang comparative Bible study. So, madali lang yun. Mamaster lang natin yung comparative Bible study sa Bible. Yes. Pag alam natin ang kaibahan ng prophecy at saka sa mystery using Sinagamati chapter 2 verse 15 or using this chart. Yes. So, maganda itong mayroon pa rin bagay nakikita. Makatulong sa pag-i-study. So, yung presentation mo, parang na-observe ko sa time, nagkaroon ka ng nasa 12 minutes. Okay yun. Okay yan. Pero may kulang pa dun eh. Kulang pa, medyo ano yung kumahin. So, dapat i-passage natin na yung pag-sabing salvation provided, ito, malito, dinaiinit namin ito. Itong tatlo, dinaiinit natin ito. Dahil malito. Malito dahil yung good works, hindi yan salvation. Environmental salvation. Hindi yan, walang pang good works na required sa malito. Kaya i-init natin yan. Tapos, ang nilalagay dito, hindi Ang nilalagay dito dapat, ano na ka? Itong offering ay... Hindi. Ang dapat ilagay dito, ano na lang? Believing that has been to the Jew first.
Dahil may teaching naman dito sa last year of the Jesus God, sa mga Jew. Ang nag-preach siya, Pastor Paul. Kaya then, dito sa vision from the Great Revelation. Kasi, nung binasa ko yung the age of transition period ni, dun sa Book of Acts, I think, nagkaroon nga ng pag-uusap na may mga Jewish na nanampalataya. Dito yan. Ano? Dito yan. So, nakita natin na mahayag o clear ang ating dispensational chart. So, ang ating dispensational chart, isa itong compress study. So, pag sinabing compress, hindi ito purely may isang tao na nagtumot. Dahil sa atin itong pag-collect ng mga information galing sa ibang mga dispensationalists. Yes, yes. So, kaya mas ano to, mas informative ito. Itong ating chart compare sa ibang dispensational chart. Dahil may mga iba naman tayong dispensational chart na parang walang direction sa information. Pero dito, informative dahil may direction tayo sa pag-describe ng administrator, responsibilities, failure, your judgment, sufficient divided. So, maybe na lahat at mag-inipisyon na natin sa study. Ang importante lang, kapag magkaroon na nito, pagkatapos na nito, ang gawin ay magbasa na ng Bible history. Yes, yes. Napaka-importante ang history. Reading. Bible reading talaga, importante. Araw-araw, importante yun. Kahit dalawang chapter, tatlo, mabasa mo yung whole Bible, ma-look out mo lahat kung ano ang ibig sabihin ito at ma-appreciate mo lahat. So, yan ang challenge natin. Read your Bible day by day, every day. So, mahalap ka ng pagsasaliksik. From Genesis to Revelation. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, salamat. God bless po. God bless. Magandang hapon.